So, what's up mga kaasang no? Welcome back ulit sa channel ko! Mga master, support po natin si Flowerhorn. Ang channel po niya ay more on flowerhorn and guppies. Marami po kayo matutunan sa kanya. Thank you. So ayan na nga mga master, no. Ang gagawin natin ngayong araw, magwa-water change po tayo, and then ipapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin yung tap water doon sa pagwa-water change natin, and then gaano ko taas yung tinatanggal kong tubig during water change ko. Ayan. Pero bago natin simulan yan mga master, kung bago ka pa lang po sa channel ko, kindly hit the subscribe button and also hit the notification bell para lagi kang maging updated sa mga bagong videos na i-upload. Ayan, mga master, simulan natin. So ayan mga master, no, ito nga po pala yung iwa-water change natin. Ayan. Yan po yung trapal pad na malaki, makikita nyo. Napaka green na ng tubig, and then yung mga poop nila medyo naangat na din. Ayan. Kailangan na natin i-water change yan. Baka kasi yung ammonia kumalat na, maging cause pa ng death ng ating mga isda. So, ayan mga master. Oh. Kita nyo yung mga poop ng mga snail natin. Ayan. Pati dyan sa ilalim ng mga hornwort na yan, tatanggalin natin. Pati dyan sa pangkong. Ayan. Dun sa kabila, mapapansin nyo, mas green na tubig kasi mas exposed yan sa araw compared dun sa kabila. Ayan. Parehas lang po sila. Ayan. Mas madumi yan compared dun kasi exposed nga yan sa araw. Ayan mga master. Ito nga po pala mga master yung demkal natin. Ayan po. Medyo malalaki na sila. Pwede na sila mag-10 piso. Ayan o mga master. Ayan, may mga pattern yung ibang buntot niyan. Pero simulan natin yung pag-water change. Mag-iinit na kasi mga master. Ayan, ayan. Simulan natin mga master. So yun nga pala mga master, no, ang gamit ko sa pagsasayponan ng dumi ay yung hose na yan. Lagyan ko lang tubig at sineshake ko lang. Parang shopee lang yan mga master. Ayan. Tapos bibitawan ko parehas sa dulo. Ayan mga master. Magsasayponan na yan. Ayan. Ang una ko talagang tinatanggal dyan mga master ay yung mga poop. And then sunod natin yung mga lumot na nakadikit, yung medyo madaling matanggal mga master. So sa pag-water change mga master, 50% lang ng tubig yung tinatanggal ko. Kasama na dun yung mga poop, yan mga na lumot na tinatanggal natin. So sa mga magtatanong master, bakit 50% lang po yung tubig na tinatanggal ko, bakit hindi 100%? Kasi po yung purpose nung yung 50% pang natitira, yun po yung nandun yung good bacteria na kailangan ng mga isda natin. And then pag naglagay kasi po tayo ng tubig na 100% tap water, may tendency po siyang mag temperature shock, and then yung maging cause ng death ng ating mga isda. Yan, wala na kasing good bacteria doon sa tank natin pag total clean yung ginawa natin mga master. Ayun, sana maintindihan nyo yun mga master. Huwag na huwag kayong mag 100% unless na i-reset nyo yung trapal nyo o kaya mga aquarium nyo mga master, no? So ayun. So ito na mga master, no, yung 50% water change natin. Tinanggal ko yung mga poop, and then yung mga lumot na madaling matanggal. Ayan mga master, no. Doon naman sa ilalim ng kangkong, nilinis ko na rin yung kanina, tinanggal ko na rin. Dito sa kabila medyo malinaw na siya compared dun sa previous kanina na super green talaga siya. Ayan mga master, no, mapapansin nyo. Malinaw siya, no. Medyo luminaw pala. Medyo luminaw, ayan. So ayun mga master, no, ito na tayo, kukuha na tayo ng tap water dyan sa gripong yan. Malupit yung gripong yan mga master, kaliwat kanan yan, naikot ang ulo niyan mga master.
Pansin nyo. 1, 2, 3. Whoop! Babalik natin mga kasi. Whoop! So mga master, no, bakit dalawang planggana yung gamit ko? Sa magtatanong dyan. Kasi yung isa, yung kulay itim, ipapatong ko yan doon sa ibabaw ng trapal pad natin. And then yung isa, yung kulay green, yan yung pang re-refill ng tubig ko doon sa itim na planggana natin. Para okay na okay, hindi tayo magtatanggal pa ng itim na tubig. So ayun mga master, wait na lang natin mapuno. A few moments later. So mga master, no, puno na yung planggana ng itim. Ayan. Lagay ko lang yan dyan sa trapal pad sa ibabaw. And then isasipo natin yan using yung hose kanina, mga master. So yun. Ito na nga pala yung during siphon. Yung tap water, sa siphon ko lang papunta dun sa trapal pan. Bakit ko po ginagawa yan? Bakit hindi na lang diretso dun sa trapal pan yung tubig na nasa batya? Kasi po para hindi ma-temperature shock yung ating mga isda. Para dahan-dahan po yung pagpasok ng tubig. And then, unti-unti nilang ma-adapt yung bagong tubig na nilalagay natin. Since meron namang natirang old water dyan sa kanilang tank, okay na yan. Medyo ma-adapt na nila yan. Kakayanin nila yung temperature na bago. Hindi naman biglaan yung pagbabago ng temperature ng tubig. Kasi utay-utay yung paglalagay natin ng tubig. A few moments later. So mga master, no, after maibalik ko yung tubig na tinanggal ko, ganun din kasi yung tubig na binalik ko, nalagyan ko siya ng asin. Ang asin nga pala mga master ay antibacterial. Hindi siya pang pa-condition ng tubig, pang tanggal lang siya o pang prevent lang bacteria sa tubig natin, lalo't lalo na galing sa tap yung binalik ko na tubig. Ayan mga master. So ayun, ipakita ko na sa inyo yung finished product natin. So mga master, no, ito na yung finished product natin. Malinis na sila. Ayan. Hindi na stress yung mga isda natin. Ayan mga master. Oh. Sa magtatanong, safe ba yung tap water mga master gamitin? Sa akin, sagot ko oo. As long as na hindi 100% yung kinuha na water change natin mga master. Kagaya ng ginawa ko, 50% lang siya. Kung mayroong stock water kayo, mas maganda yun mga master. Dito nga po pala sa kabila, nilinis ko rin yan. Same procedure lang din yung ginawa ko mga master. Ayan. Papansin nyo malinis na siya. And then dito naman tayo sa molis natin. Ayan. Ayan mga master. Malinis na rin, papansin nyo. Ayan. Hindi kagaya nung iba. Dito sa betta. Ayan. Malinis na rin yan mga master. Lahat yan. Lahat po ng ginawa ko dyan, same na same procedure po dun sa pinakita ko sa inyo. Wala po akong ginagawang iba, nalagyan ko lang ng asin, yan mga master, yun lang inilalagay ko. And then 50% water change po yan. Hindi po ako nagwa 100% water change kasi masama po yun. Magtatanggal yung good bacteria natin sa tank natin pag nag 100% tayo. So ayun mga master, no, dito na natin tatapusin tong video to. And then sana may natutunan po kayo. Kung meron kayong natutunan, comment nyo lang po, hashtag support lang po. And then dun nga po pala sa mga bagong pasok pa lang sa ating vlog, sana mag-subscribe po kayo. And sana supportahan nyo po yung channel natin. And then bago natin tapusin po ito, ito na po ang inyong mga shoutout. Shoutout nga po pala kay Ramiento TV, kay Edward Yubak, kay John F. Balboa, kay Kurt Fishkeeper, and then kay Flying Toothpick 04. Maraming salamat sa inyo pag-suporta mga master. Sana pagpatuloy nyo suporta ang channel natin. And then, happy fishkeeping. Out na ako mga master.